Hello everyone! Kumusta na kayo dyan lahat? Welcome back to my channel. Medyo tagal-tagal ko nang nag-vlog, guys. So, medyo busy kami dito kasi nga summer. So, guys, today po ipapakita ko sa inyo yung lugar namin na yung sa summer na weather. Kasi lagi akong nag-vlog is winter. So, ngayon guys, magbablog ako dito ngayon sa Norway kasi maganda magvlog sa labas kasi summer na po at yung weather dito sa Norway parehas na ng weather ng Pinaso. Papakita ko sa iyo guys ang palibot ng aming bahay. So ito guys yung palibot ng bahay namin. Ito na guys, may mga tumutubo ng mga grass sa ground at saka ito na po, nagsitubuan na ang mga bulaklak, yung mga wild na flower. At yung iba naman kasi dito mga wild flower na kasi kinakating na ng asawa itong grass nung last week. Kaya wala, hindi nyo na makikita yung mga wild flower dito sa labas ng bahay namin. So, ito na po guys. Pag ganito yung weather dito sa Norway pag summer, ito na maganda na. At nagsimula na magsitubuan yung mga flower ko sa labas like roses. Ito yung roses ko dito sa labas ng bahay. Yun, kaso lang hindi pa namumukadkad yung mga bulaklak na si pa lang. So by next weekend magsibukadkad na to mga bulaklak ng roses at maganda na tingnan. So, ito din guys, nakalabas na yung namin dito, yung table ng summer table namin para pag minsan kasi dito kami kumakain. Ito yung namin dito, yung upuan namin na mag-sunbathing kami, yung umuupo habang nag-i-enjoy sa sikat ng araw. Ito rin ito yung mga bike ng mga anak ko, nilalabas nila kasi every summer magbabike lang every morning or afternoon kasi dami rin mga young people o yung mga kaibigan, mga anak ko na nagsibike dyan sa labas. At ito guys, yung flower dito na roses din. Kasi dito sa labas ng bahay namin, may dalawang dito yung puno ng roses na dito sa bahay. Ito, nagsianuhan ng mga niya. Magsimula ng magbulaklak tong mamukad ka mga bulaklak ng roses ko. Kasi ang ganda niyan guys pag mamulaklak na. So, ito po yung labas ng bahay namin sa ngayon. So, tutor ko po kayo doon pa sa mga kapitbahay namin. Ito guys, ito yung mga kapitbahay namin. May mga bulaklak na silang nilalagay sa labas ng beranda nila. Mga bulaklak na sa ito guys, yung mga bulaklak dito guys na mga nagtubuan dito pag every summer. Yung nakikita nyo namumulaklak puno guys, yan ang cherry na puno ng cherry. Every summer namumunga yan po siya at ginagawa ko yan siyang cherry jam. So, ito may medyo yung sa gilid ng namin pins namin maraming nagsitubuan ng mga grass. Yung asawa ko naglilinis dito sa labas at nagkakating ng grass kasi pag hindi po ito kinakating talagang hahaba to guys at magmukhang yung haunted house yung bahay namin guys. Ito guys, parang feel ko nasa Pinas ako kasi na-basis ako ng ganito lang. So, hindi na talaga siya malamig at kayang-kaya na magpasiksi guys na gawin ang mga attire sa labas na pwede niyong isuot pag summer dito sa Norway. Kasi pag winter naman guys, hindi kaya ng katawan na ganito lang suot nyo. So, ngayon, ni-enjoy ko yung summer dito sa Norway at kapag suot ako ng damit na katulad ng sinusuot natin sa Pinas. So ngayon guys, 18 degree dito yung ang init ng araw. So ito okay lang nakapag ganito, pero pag gabi kasi dito sa Norway guys, bumaba yung temperature ni bumaba ng katulad ng 10 degrees. So medyo na yan, malamig. So guys, punta kami sa labas at sa supermarket ang tawag niyan, supya.
What do you call? Roller shoes. Roller shoes. Mag-ano po kami sa labas. May kasama siya. Pupunta kami, bisita kami sa kaibigan kong Pinay na kasing edad din niya. At ali guys, samahan nyo kami. At ang ganda ng panahon ngayon. At bisitahin namin yung kaibigan kong Pilipina. Ito yung labas guys, pag hindi inaano, hindi yung pinuputol yung grass. Ito yung makikita mo sa labas ng bahay na ganito yung mga wildflower na katubo sa labas ng bahay. Dami niyan guys, oh. Pero kinakating kasi yan kasi ano, magsilinlakihan yan. Diyan po sa unahan yun yung ano na bahay ng papa, parents ng asawa ko. Diyan lang, malapit lang sa tinitirahan namin. Ganda na ng bahay nila gayon, may mga ganyan. Oh. Tapos dyan sa labas, may kuhaan po sila pag pinga. After nun, dito sa loob po yung mga Norwegian. Layo na ni Sophia guys. Oh. At doon naman din may ano playground doon na pwedeng maglaro yung mga bata doon. Dyan. Na pwede nila dalhin yung mga anak nila, yung mga malapit lang dito, mga neighbor lang. Diyan dalhin nila yung mga bata. Come here. Did you fall? No, it's not allowed there because that's a car road, so you can walk this. Okay na. Mainit today guys, kaso lang ano, malakas yung hangin na medyo malamig. So may ano din sila dyan guys, may mga ano ng ano, volleyball. So kahapon, mas maganda yung panahon kahapon, may nagbabalibol dyan. Yan, malapit lang din yan sa ano, namin, bahay namin, mga kapitbahay namin yan sila. So ito yung bulaklak na nakapag naka-allergy sa akin guys. Ang bango kasing mabango kasi masyado kaya na-allergy ako diyan. Tuwing nagdadaan ako dito, pat naaamoy ko yung amoy niya at nag-atsing-atsing po ako. Sobra kasing bango niya. Dami niyan dito guys. Dito sa dinadaanan ko kaya minsan hindi ako dumadaan dito kasi maya-maya mag-allergy ako diyan sa amoy niya. Dito guys, sa atong lugar namin dito, inaayos yung karsada at nilagyan ng malaking pipe ng tubig kaya sarado po dito. Sige na. Lakas ng hangin guys, pero medyo ano naman, okay naman, hindi naman masyadong makaya naman sa balat yung ano ng ano. Lamig. Ito po dito po, dito yung nagbabike at na nag may nga ganyan na suot dito, dito yan sila. Tapos ito naman daanan ng tao, ito yung daanan ng mga bike. Itong ano, natutulay na guy, ito yung papunta ng mga mall. Kasi yung ano namin, tinitirahan namin, nasa gitna kami ng city, kaya malapit lang yung mga mall dito. Ito yung highway at doon po yung pinagtrabahoan ko na hotel. At yung nakikita yung mga building na dyan na ano, yung malapad, yan po ang mga mall dyan na doon kami nagsa-shopping. Nandyan na lahat. Tapos yung mall doon na pinakadulo, yung malapit talaga sa hotel na pinagtrabahoan ko, yun ang pinakamalaking mall dito sa lugar na tinitirhan namin. So ito yung nandyan guys, lahat na yan, mga mall na yan, mga shopping mall. Dami na nagbabike guys, oh. Guys, yun yung mga bahay dito na bibilihin ng mga parents para sa anak nila at ilagay nila sa garden. Tapos ang mamahal niyan, guys. Halika na. Yeah. Mahal yan masyado, guys. Pero yung mga mayaman na
nakatira dito. Ibibilhan nila yung mga anak nila at lagay nila dyan sa garden ng mga bahay nila. At yan nga, pag ano ng mga bata, gawing laruan, bahay-bahayan. Kami na. Yan lang naman, mahal. Tapos, mag-ilang buwan lang ang ano dito, summer. Mga ano lang, 4 na buwan lang. Tapos bibili ka ng mahal na ganyan para lang sa mga sa anak mo at ilalagay sa garden ng bahay. Huwag na lang. Kasi hindi naman magagamit yan. Every summer lang magagamit yung bahay na yun para sa mga bata. No. Dali na. Malapit na kami sa bahay ng kaibigan ko, guys. At dito yung bahay nila. Yung ano din, malapit lang din ng bahay nila doon sa shopping mall. Init, guys. So, dito kami. At yung bahay ng kaibigan ko medyo malayo pa kunti. Ganito mga style ng bahay nila, guys. Tapos yung bahay na yan, yan sa kaibigan ko. Tagalog yan siya, guys. So, lapit na kami, guys. Have to knock the door, langga. Yeah, but this is now Sabrina house. Yeah, this is a Sabrina house. Not. Yes. Ito yung bahay ng kaibigan ko. At may dalawa po siyang anak, babae at lalaki. Yung babae, yung ano ni Sophia. You have to knock the door. Or you have to use doorbell. Dali. Use the doorbell. Yeah. Yeah, so we're coming.